What's up mga ka-O-Sports? Panibagong video na naman ang mapapanood ninyo ngayon. Ito nga yung first game ng Hinebra ngayong Philippine Cup kontra Blackwater. At inabangan nga ito ng madaming fans. Naging dikit at maganda ang ending ng laban ng dalawang koponan na ito dahil sa agustuhan nilang mabigyan ng magandang laban ang mga fans. Sa sobrang ganda nga mga ka-O-Sports, muntik pang magkasuntukan at natamaan nga sa mukha si Mariano ni Ebonya dahil nagkainitan silang dalawa. Ano nga ba ang lagay ni Ebonya ngayon mga ka-O-Sports? Pero bago nga ang lahat, pakisuportahan naman ang aking channel sa pag-like at subscribe na rin. At i-click na rin ang notification bell button para lagi kayong ma-notify pag may latest videos ako. Tara at pag-usapan na natin yan. Naging maganda nga ang umpisan ng pagbalik nga ng Hinebra dahil may kita mong excited nga maglaro sila Stanley Pringle at Japheth Aguilar ulit dahil sila nga yung mga unang nakescore sa laro. Tapos sumunod naman si Arvin Tolentino sa tatlong sunod na tres na pinakawala niya. Doon nga pinatunayan ni Tolentino na dapat respetuhin niya pagdating sa 3-point line dahil nagiging threat na talaga siya pagdating sa tres. Kaya natuwa talaga ang Hinebra management sa magandang pinakita nga agad ni Arvin Tolentino. Pero hindi naman nagpatinag ang Blackwater Elites dahil hindi sila pumayag na matambakan nga agad. Lahat talaga ng players nila ay tulungan para makadikit lang sila sa Hinebra at hindi sila maiwanan. Hindi nga talaga basta-basta ang Blackwater ngayon mga ka-O-Sports dahil may kita mong desidido yung mga gwardiya nila na gusto talaga manalo dahil may mga talent talaga ang guards nila. Kailangan lang talaga pagtiyagaan at may future talaga sila mga ka-O-Sports. Sa second quarter, pansin ko ay hindi pa din masyado umi-score ang reigning MVP ng PBA na si Scottie Thompson. More on pasa pa din siya at rebounds. Ang ginawa niya dito sa larong to, mukhang pinapakiramdaman niya pa din ang laro ng kanyang mga kakampi dahil madami ang nagbalik sa kanila from injuries. Nag-a-adjust siya siguro, lalo na kay Pringle dahil kilala nga siyang isang legit scorer nilang koponan. So mukhang nag-adjust nga siya dun. Pero nung late second quarter, sila Baser Amer at Trey Swerte nga ang nag-init sa Blackwater dahil sa mga ilang puntos na pinakawalan nila. Yun nga ang isa sa dahilan kung paano natablan ng Blackwater ang laro bago nga ang mag-halftime. Talagang napigilan nila ang Hinebra na hindi nga talaga makakalagwa at masustain nila yung laro. Good sign nga ito sa part ng Blackwater dahil gusto nga nila ng low scoring ball game. Dahil napakalakas kasi pumuntos ng Hinebra last conference at yun nga ang inaagapan nilang mangyari. Natapos ang second quarter, 39-all. Dito sa third quarter mga ka-O-Sports, medyo nakaalagwa nga ang Blackwater dahil pumutok na sila Baser Amer, Ray Swerte. Doon nga nila napatunayan na meron talaga silang ibubuga at kaya nilang sumabay sa championship team na Hinebra. Sabi pa nga ni Coach Tim na magiging delikado talaga ang Blackwater dahil wala pa nga yung top rookie na dinraft nila na si Rosser. Paano pa kaya pag nakabalik na yon from injury? For sure, magiging delikado na talaga ang Blackwater sa sobrang galing nga nila. Napabilib nga kasi talaga ng uso si Coach Tim sa performance na ginagawa nga ng Blackwater. Lalo na nga nung third quarter dahil natambakan nga sila ng almost 10 points na nun. Pero nung fourth quarter mga ka-O-Sports, humabol na ang Hinebra na sinimulan nga ang depensahan ang ginagawa. Dito nga makikita ang value ni Japheth Aguilar dahil kapag nasa ilalim talaga siya, iilang talaga sa kanya ang mga kalaban niya dahil kilalang shot blocker nga si Japheth at iba yung presence niya pagdating naman sa opensa. Nagiging threat din siya kahit papaano, kaya nga gusto ni Coach Tim na andun si Japheth sa loob kahit papaano. Ginapang talaga ng Hinebra na makadikit nga ulit sa Blackwater dahil sa ilang stops na ginawa nga nila. Dito sa fourth quarter, si Sistan ginamit talaga ang pagiging veteran niya dahil siya nga ang naging palamang ulit sa Hinebra dahil sa putback na ginawa niya na nag-boost nga ulit ng confidence ng Hinebra at ng crowd. Sinundan pa nga ito ng fast break points ni Aljon na nagpalamang ng 3 points sa Hinebra late 4th quarter. Dito nga talaga napatunayan na iba ang may experience na sa ganitong situation. Si JV Casio napilitan niyang bumalik ulit dahil siya nga ang leader ng Blackwater. At napapansin ng coach nila na medyo nagpapanik na nga yung players nila. So walang choice nga si JV na bumalik talaga
at pakalmahin ang kanyang mga kakampi. Leadership ang nagagawa nga kasi ni JB sa kanilang kupunan, despite na may narainiinda na nga siya noong mga oras na yon. Pero itong hindi kinilang player na si Toralbo ang medyo naglason nga sa Hinebra dahil sa 4-point straight na ginawa niya sa Blackwater. Naging magic bunot nga siya ng kanilang team at hindi talaga ito in-expect ng Hinebra. Ito nga yung kagandahan sa Blackwater, mga ka-O-Sports. Hindi mo talaga alam kung sino ang puputok sa kanila. Kaso, tulad yan ang sabi ko kanina, yung crucial jump shot ni Japet ang nagpanalo nga sa Hinebra. At ilang beses na nga din ito ginawa ni Japet, yung mga winning shot na nagagawa niya para sa Hinebra. Na-force turnover din kasi nila si Vaser Amir na nawala talaga yung chance nila para manalo sana para sa Blackwater. Para sa akin, napakaganda nga ng performance na nagawa ng Blackwater dito. At lalo na, kalaban nila ang champion team. Meaning, kaya talaga nilang sumubay sa mga bigating team ngayon, mga ka-O-Sports. At malaban talaga sila. Nagkainitan pa nga sina Mariano at Ebonia. At muntik pa nga silang magkasuntukan talaga noon. At mabuti, naawat sila. Medyo nasuntok nga ni Aljon noong nagkainitan sila. At hindi nga talaga nagpatinag si Ebonia noon. Isa talaga sa inaabangan ng Blackwater ngayong team dahil sa mga talented players nila ngayon. Paano? Hanggang dito na lang muna tayo sa video na ito, mga ka-O-Sports. Salamat ulit sa panonood at sa suporta sa aking channel. Mag-iingat kayo palagi. Peace out!